huli sa entrapment operation ng isang inireklamong photographer na tinakot tumalo ang isang babae na ilalabas sa mga hubad na larawan kapag di ginawa ang gusto nito. Caught in the act naman ang mga magnanakaw sa isang convenience store sa Quezon City. Naaresto ang dalawang kawatan na ang modus ay dumaan sa kisame ng tindahan para makapagnakaw. Heto pa, sa drainage system naman dumaan ang limang lalaki na naaresto sa panaloob ng isang mall sa Osamis City. Higit 30 milyong piso ang tinatayang natangay ng grupo mula sa mga ATM at mga jewelry store. Ako si Zian Ambrosio. At ako naman si Jeff Capara. Sa programang ito, tutulungan namin kayong malaman at maiwasan ang mga modus dahil ang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Ito ang Bistado Mo! Arestado ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ang isang nagpakilalang photographer na sangkot umano sa modeling scam o yung nag-aalok na maging model at ang modus umano ay kukunan ng mga hubad na larawan ng biktima pero gagamitin pala itong pa-blackmail sa modelo. Sa isang entrapment operation, agad na sinunggaba ng mga tauhan ng pulis ang lalaking ito na tinakot umano ang isang babae para sa isang nude photoshoot sa loob ng isang hotel sa Quezon City. Dahil sa matinding takot ay bigla pang natumba ang biktima. May karapatan kang kumuha ng sarili ng abogado. Ayon sa Quezon City Anti-Cybercrime Team, nakilala ng biktima ang lalaki na isang photographer. Doon nakumbinsi ang babae na tutulungan naman na siya maging modelo. Biktima natin ay broker or they are real estate. Ano? And na-meet niya nga itong suspect natin sa marketplace and nag-offer siya ng kanyang mga bahay, yung mga binibentang bahay dun sa suspect natin. And dito na nga nagsimula yung kanilang komunikasyon. Itong si suspect, inengganyo niya itong ating biktima na sumali sa isang modeling. Sa malaking offer na binigay nitong suspect natin, napapayag niya naman itong ating biktima. Tatlong beses daw ang photoshoot na isinagawa. Sa mga una ay napapayag ang dalagita na maghubad dahil kailangan daw ang artistic shots. Nangako pa ito nakikita siya ng 15,000 piso sa photoshoot. Magkakaroon ng another phase ng photoshoot which is meron ng parang rape scene na ang mangyayari. Nang tumanggi na magmodelo pa ang biktima, dito na muna nagsimula ang pananakot ng suspect. Nagbanta ito na ilalabas sa social media ang kanyang mga hubad na litrato at video kapag di pumayag sa gusto nito. Dito na nagsumbong ang biktima sa pulis. Ang nangyayari kasi ng sponsor, gusto niya merong bare shots just to show na wala siyang tattoo. So, willing naman siya, nag-willing din naman siya, nag-agree din naman siya doon. Ini-invite niya yung mga may potential na maging model. Okay. And then, afternoon, kapag nakuha niya na lahat ng mga videos, mga larawan, etc., gagamitin yun para dun sa threatening and coercing, para dun sa or gusto ng suspect na mangyari. Kinasuhan ng grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang suspect at maging paglabag sa Safe Spaces Act in relation to Cybercrime Prevention Act. At laging payo ng mga pulis, huwag magtitiwala agad sa mga nakikilala online. Kilalanin muna natin sila mabuti bago pumasok sa anumang transaksyon. At kung ikaw naman ay nabiktima ng pananakot, maaaring tumawag sa Isumbong Hotline ng Philippine National Police. Bistado naman ang modus ng dalawang magnanakaw na nahuli sa akto habang ninanakawan ang isang convenience store sa Quezon City. Sa kisame ng tindahan, dumaan ang mga suspect pero di nila alam ay na-monitor na pala sila ng mga empleyado sa CCTV. Kita sa CCTV ang pagpasok ng mga kawataan sa isang convenience store sa Barangay San Agustino, Valicia sa Quezon City madaling araw kahapon. Sa kisame, dumaan ang dalawang lalaki na dumiretso sa may cashier. Pinagbubuksan nila at kinuha ang laman ng mga drawer, pati na ang iba pang mga paninda. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang pilit na binubuksan ng lalaki ang vault gamit ang metal cutting saw. Kinuha yung mga lamang pera at inikot nila yung tindahan at kinuha pa yung ibang mga valuables. Batay sa investigasyon ng Quezon City Police District, na-monitor ng isa sa mga empleyado ng convenience store ang CCTV
at nakita ang panluloob na agad niyang itinawag sa hotline number 911. Respawa to ha? Walang gagalawa! Magsipag na ba kayo? Agad na rumisponde ang pulisya at pinasok ang convenience store. Dito na naaresto ang dalawang lalaki. Nakumpiska sa mga sospek ang patalim, metal cutting saw at mga ninakaw nilang paninda. Iniimbestigahan na ng QCPD kung sangkot ang dalawa sa iba pang panluloob na naitala sa lungsod. Itong isang suspect ay may existing warrant of arrest na theft sa Manila. At ito namang isa ay ayon sa impormasyong ating natanggap ay matagal na ring sangkot sa mga ganitong klase ng pagnanakaw. Giit ng QCPD, bumaba ang kaso ng robbery sa lungsod mula pagpasok ng Burmans hanggang ngayong holiday season, pero nag-deploy pa rin sila ng karagdagang puwersa. Kaya naman hinihikayat ng QCPD ang mga negosyante na maglagay ng mga CCTV camera at mag-deploy ng security guards kung kinakailangan para matiyak ang seguridad ng kanilang commercial establishments. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa reklamong robbery. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Kung yan isa kisame, sa Ozabin City dumaan naman sa drainage ang limang lalaki para makapasok sa isang gusali. Natangay umano nila ang may 30 milyong piso mula sa mga ATM at jewelry store na nasa loob ng mall. Sa masukal at madamong bahaging ito, binutas ng mga suspect ang bahagi ng pader para makapasok sa compound sa likurang bahagi ng mall sa Ozamis City madaling araw ng bagong taon. Dumaan sila sa drainage para makapasok sa mall. Binutas din nila ang sahig ng mall para makamunta naman sa food court. Nangyari ito more or less 2 a.m. ng January 1. But yung operation nila, it took them 3 days para mahukay nila yung dito na banda sa mall. Kasi yung in-access nila na kanal is wala namang problema, hindi na kailangan nila maghukay. So dito na lang sila naghukay sa entrance and exit nila doon sa may compound ng tiryahan. Tapos naka-access na sila sa kanal, naghukay sila dito sa mall para maka-access sila sa floor ng food court. Sinira nila ang roll-up na steel door at pinasag ang salamin ng dalawang jewelry shop at tinangay ang mga pera't alahas. Hindi pa nakontento, sinira at pinagnakawan din pati ang automated teller machine. Sa paunang pagtaya ng mga pulis, higit 30 milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga suspek. Nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang lima sa mga suspek Enero a 1 ng gabi. Local lang itong mga suspects so far. Wala namang mga records. Pero yung tatlo from Tangub City, known as mga magnanakaw sa area. Inutos din ng alkalde ng Ozamis sa mga pulis na tutukan ang krimen. Pawang mga nagtatrabaho sa peryahan sa likod ng mall ang mga suspect. Hindi naman alam ng isa sa mga may-ari ng peryahan na sangkot sa krimen ang ilan sa kanya mga empleyado. Sabi niya, walang alahas na nakuha sa kanila. Madumi umano ang mga damit nila dahil sa pag-ulan noong mga nakaraang araw. Hinihintay din niya ang resulta ng investigasyon, pero naaawa siya sa mga nahuli dahil mababait umano ang mga ito. Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga suspect, pero sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga ninakaw na pera't alahas. Inaalam din kung sino ang leader ng grupo. Israel Malasa, ABS-CBN News. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Sa kaso ng mga kawatang ito, lahat talaga ng pwedeng paraan ay gagawin para mapasok ang kanilang mga target na nakawan. Sa Kisame man yan o sa Imbornal. Payo ng PNP, malaking tulong ang may CCTV, ang isang establishment at mabuti rin na mag-invest para sa alarm system. At yan na ilan sa mga kwentong aming nakalap. Sana makatulong sa inyo para makaiwas sa mga manloloko. Kaya't kung kayo na biktima rin, ipaalam sa amin at mag-iwan ng komento, i-share na rin ang video. Dahil ang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Maging maalam dahil mahirap maloko kung ang modus ay bistado mo. Na
tinatangay ng grupo mula sa mga ATM at mga jewelry store. Ako si Diana Broso. Ang haba? Oo nga, haba. Ang lalaki na naaresto sa panaloob ng isang mall sa Osamis City. Higit 3 milyong piso ang tinayat... Haba talaga. Naway makatulong sa inyo. Sawa, ay, hindi pala, dapat sana pala. Pinakamagandang kwento. O, at isang malabas. Di ba nakared ka naman eh? Di ba yung sustain? Madilim na gabi. Sige.